O Diyos namin, maraming salamat po dahil may opportunity kami na makapag-aral tungkol sa evangelism. Hinihiling po namin ang pag-iingat nyo sa mga nag-confirm na makakapunta. Sana po ay makarating sila. Maging sa mga hindi po nag-confirm, kung lolobin nyo o Diyos ay makasama namin sila sa pag-aaral na to. Pinupuri po namin kayo para sa mga pagdidiskusyonan, mga madadaanan namin ng mga topics, lalo na po may kinalaman sa pag-ebanghelyo. Pinupuri namin kayo. Maraming salamat. Inihiling namin ang paggabay nyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige. Basahin ko muna yung John chapter 20 verses 30 hanggang 31. Tapos, diretso tayo dito sa lecture natin. So, pero i-forward ko ulit na ano to, GMA lectures namin. So, kasama siya sa course dun sa GMA regarding sa yung sa mga seminary courses namin. So, yung tatalakay natin, yung 16 na lecture sa evangelism. So, tigda dalawa kada Saturday. So, 8 Saturdays natin siya gagawin. So, basahin ko muna yung John 20 verse 30 hanggang 31. Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. So sinulat ni Apostle John yung book niya para maniwala yung mga nakakabasa. Either mga believers na sila or kahit mga unbelievers. So yung mga nagpo-profess na mananampalataya sila para mas maging firm yung faith nila, at dun sa mga hindi pa believers, maniwala sila dun sa pinipreach nila na si Jesus. So kaya may sense yung Book of John na evangelistic siya. Pero sa usapin ng evangelism, marami tayong pwedeng pag-usapan dyan, from ano yung method, saan siya nagsimula, ano yung sinasabi ng Bible tungkol sa kanya. Hanggang sa last lang, alam kong last lecture, baptism eh. Parang yung pinaka-direction ng book, direction ng purpose ng evangelism ay mabaptize sila at maging formally announced na mananampalataya sila. Pero bilang preliminary, ito yung lecture 1, overall, tungkol siya sa evaluation ng evangelism natin. So, paano natin may evaluate yung church, pastoral, saka individual evangelism natin. So, basahin ko yung article ni Errol Hulse. So, sabi niya sa Reformation Today, "Does your local church buzz with evangelistic zeal? Evangelistic fervor will be expressed in the prayer meetings. A love for and desire for souls will be evident as specific individuals are subject of intercession prayer. Allied to concern for people in the locality is the interest in missionary work abroad. A vision for the world helps keep the fire burning in our hearts for the work of evangelism at home." So, dun sa binanggit ni Errol Hulse, may tatlong guidelines tayong makikita para ma-evaluate yung evangelism natin, yung evangelistic zeal natin. So, una, prayer. Kung nagpe-pray ba tayo, major concern ba sa mga prayers natin is yung salvation ng mga unconverted. So, when it comes sa church, part ba yung conversion, pagiging Christian ng mga hindi pa mananampalataya? May mga visitors, may mga family members, may mga guests. Kasama ba sila? Pangalawa, yung pagiging specific ng concern sa conversion. May mga individual persons ba tayo na dine-desire na ma-convert? Na by name talaga. Na itong mga taong to is gusto ko maging Christian sila. So, part yan ng responsibility natin. So, yung nasa circles natin. Pangatlo, hindi lang prayer, hindi lang individuals, kung hindi mga missionary work. So, may kinalaman to sa local saka international na mga missions. So, andito sa bansa natin or even sa
ibang bansa. So, etong tatlong to yung guidelines kung masasabi natin na zealous ba tayo or not sa evangelism. So, when it comes sa personal naman na evangelism, personal slash pastoral, ito yung sinabi ni Richard Baxter. Yung The Reformed Pastor, ano yan? Sobrang gandang book. So, kahit hindi naman pastors makaka-benefit. Siguro dalawang beses ko na yata siya na ulit basahin. Kasi, napaka ano talaga siya, Puritan disposition na klase ng book. So, sabi ni Baxter, we must labor in a special manner for the conversion of the unconverted. The work of conversion is the first and great thing that we must drive at. After this, we must labor with all our might. Alas, the misery of the unconverted is so great that it calls loudest to us for compassion. It is so sad, a case to see men in the state of damnation, wherein if they should die, they are lost forever. That we should not be able to let them alone, either in public or private, whatever other work we may have to do. I think, if by faith, we indeed look upon them. Ito yung pinaka climax ng sinasabi ni Baxter. If we by faith look at upon them as within a step of hell, it would more effectually untie our tongues. Na kung makikita natin sila na talagang pabuluso na sa impyerno, andyan na, papunta na sila sa impyerno, yun yung sabi ni Baxter, magkakalag ng mga dila natin na hindi tayo kumikilos for evangelistic work. O therefore, brethren, whomsoever you neglect, neglect not the most miserable. Whatever you pass over, forget not poor souls that are under the condemnation and curse of the law. May sa usapin ng justice ang palaging primary na dapat, justice at compassion. Sa usapin ng justice at compassion, yung palaging mga mahihina sa pinakakawawa, yung pinakainuuna. So sinasabi ni Baxter dito, kung meron tayong hindi pababayaan, kung sino man yung pinakakawawa, sila yung mga hindi Christians na dapat pinakamas unahin dahil na hindi dapat ineglect. So, pastoral slash personal self-examination. So, pwede nating isipin sa worship, sa sermons, pero pwede rin sa personal natin ng mga conversations at relationships. Number one, do we have regular, sensitive, and passionate appeals in our preaching for the conversion of the unconverted? So, sa mga personal, pwede natin ding i-relate to sa mga prayers natin. Part ba ng prayers natin? Part ba ng family worship? Kahit sa mga presiding at iba pang mga works. So, part ba yung appeal sa unconverted sa mga spiritual na ginagawa natin? So, may tatlong adjective na binigay si, or rather, tama adjective si Pastor Noel. Una, regular. So, regular ba sa mga sermons natin, periodically may concentrated sa evangelistic preaching? So, hindi naman lahat ng preaching dapat palaging evangelistic in the sense na wala nang feeding dun sa flock. Pero, dapat lahat ng sermons may appeal na kung sino hindi pa Kristiyano, maging Kristiyano kayo, mabuting balita to, may part siya nun. Dapat. At periodically, meron dapat na evangelistic na mga sermons. Hindi pa namin na, pinag-usapan namin siya ni Pastor Erdy, pero hindi pa namin siya nagagawa na scheduled. Kasi sa TNC, sa dati kong church, before dito, merong Gospel Sunday. So parang ano siya, kada first Sunday ng buwan. Gospel Sunday na, syempre, palagi naman dapat talaga ini-invite yung mga unbelievers sa church. Pero parang may sense doon na may periodical sermon sila na pang-evangelism. Naalala ko nga, meron pa silang invitation eh. Gumagawa sila invitation card. Tapos, pwede nilang ibigay doon sa mga kakilala nila. Pangalawa, sensitive.
So conscious of the various conditions of the unconverted in the congregation, may discernment dito kasi iba-iba yung state of conscience ng mga unbeliever. Hindi lahat isa. Kunyari, merong matagal na nakikinig, ayaw pa rin. Iba yung state nun. Merong mga talagang first time nila makapakinig ng gospel. May sense din na iba yung approach doon. Iba-iba yung may mga bata, may mga matatanda, may mga lalaki, may mga babae, may mga goody-goody na self-righteous ang kasalanan. Meron naman na talagang talamak sa immorality yung lifestyle nila. So may mga, isa lang yung gospel, pero may mga different sense ng approach kung bakit good news yung gospel sa kanila. Pangatlo is passionate. So may sense dito ng desire at zeal para sa conversion. So may consciousness dun sa misery ng mga wicked. So ano pa yung mga examination? Number two, do we labor personally to seek the conversion of individuals? So may sense dito na hindi lang, later, sasabihin ni Pastor Noel na ang primary ay preaching. Pero hindi ibig sabihin na neglected na yung individual sa personal na work. Katulad ng conversational, mga kinakausap talaga natin, may mga, kahit hindi naman full-blown na ano evangelistic conversation, pero pwedeng mga magdadala sa kanila doon sa pagtatanong. Pwedeng magtatanong sila, bakit yan ang religion mo? Ano yung tingin mo sa, ano yun? Sino ba yun? Joyce? Sabi ba yun? Hindi. Pring, ayan. No? Pag may mga ganong issue, ano yung tingin mo? Ngayon, kay Luca, pangalan, Luca, tama ba? Luca Puravega. Pwedeng maging sort of, ano siya jumping board para mapag-isip sila sa usapin ng religion, sa usapin ng faith, na ano yung tingin mo, tama ba yung ginagawa niya? May mga ganun, conversational. Meron din formal na Bible study. Kaya pwede tayong actually mag-start, mag-request ng evangelistic Bible study. Pwede natin gawin yon. So, nag-labor ba tayo doon para sa conversion ng individuals? And lastly, number three, do we labor to equip our people with knowledge, unay knowledge, and pangalawa, motives for evangelistic work? So, maganda tong magawa palagi na in-encourage, parang binibigyan ng conviction yung mga Christians na hindi pwedeng wala kayong evangelistic work. So, syempre, hindi naman yun ang kada Sunday, yun ang nag-iisang work ng Christian, pero hindi rin pwede na walang part yun sa Christian life. Hindi pwedeng hindi yun part ng Christian life. So, si Joel, pag nag-share sa men's, may mga kinakausap siya sa jeep, sa mga katrabaho. So, part yun, conversational part yun ng evangelism. So, nagle-labor ba tayo para mas ma-encourage sila na maging evangelistic yung lifestyle? So, sa history, marami talaga sa mga evangelist at missionaries ay mga reformed. So, yan, sila William Carey sa history. Pero, at iba pa. Pero, kadalasan sa mga reformed churches na akusahan ng evangelistic apathy. So, ibig sabihin, parang hindi kayo nag-evangelize, hindi kayo wala kayong heart para sa mga unconverted. Yun yung kadalasan na nangyayari. Namimingwit lang kayo sa mga hindi Calvinist, tapos dadali nyo sa Calvinist churches. Ganun yung mga nangyayari. Dalawa lang yung answer doon. Either it's true or false. Dalawa lang yung answer. Pwedeng false yun, na hindi naman totoo yan, may evangelistic naman talaga yung mga reformed churches, pero hindi natin pwede i-deny na pwedeng totoo din yun, na talaga bang may heart for evangelism yung mga reformed churches. So, part yan na magkaroon tayo ng personal na evaluation sa sarili natin. So, 1 Corinthians 9, verse 16, si Apostle Paul, sabi niya, woe is me if I do not preach the gospel. So, sa 1 Corinthians, sa part dito,
madalas ginagamit to sa mga pastors kasi apostol siya eh. So may ministerial work siya. Parang ito dapat yung disposition ng mga magpapastor na hindi ako mabubuhay nang hindi ako nag-share ng gospel. Pero of course, may repercussion siya sa mga ordinary lay people na hindi lang siya pang pastor, kundi lahat ng mga believers may heart na i-preach yung gospel. So yung context niya, kinocompare ni Apostle Paul sa Levites yung ministerial work. Sinasabi niya na ang mga sila na bilang apostles, tapos later on corresponding mga elders, wala silang, hindi sila dapat magtrabaho, basically. Katulad ng mga Levites, hindi sila dapat magkaroon ng work apart from temple work. Kaya, yung mga ibang tribes ng Israel, nag-offer sila para sa temple. At naalala ni si Deacon Marlon yata yung nagturo nun, na doon nagsimula, hindi nagsimula, pero may part doon yung historical essence ng tithing. Lahat ng mga ibang tribes, kailangan yung tenth ng mga produce nila ibibigay sa temple. Tapos, yung tenth ng tenth, ibibigay yun sa mga Levites. Yung Levites, hindi sila lahat priests, pero lahat ng priests, Levite. So, yung isang tribe ng Levite, umaasa sila sa tenth ng ibang tribes. Kaya hindi sila nag-work. Kasi sila, nag-work sila sa temple. So, yun yung binibigay dito ni Apostle Paul na yung context na sa immaturity ng Corinthian church at meron pang mga super apostles ng mga false teachers, sinasabi niya kahit hindi na siya bigyan ng financial support. Sabi niya, kahit hindi na ako bigyan ng financial support, naalala niyo, nagte-tent making si Paul. Ibig sabihin, naging bivocational siya. Nagtrabaho siya. Pero ang purpose noon is yung verse 16. Na ayaw niyang mahadlangan yung preaching ng gospel. Kung magiging hadlang yung usapin ng financial support sa pagpipreach niya ng gospel, sabi ni Apostle Paul, wag na lang. Kahit hindi niyo na ako financially supportahan, kahit na right niya yon bilang apostle, okay lang. Mag-work na lang siya. Bakit? Kasi yung zeal niya, yung verse 16. Ang pinaka nasa isip niya, na makapangaral siya ng ebanghelyo. So yung word na ginamit doon, ananke, translated sa word na distress. May distress siya, talagang hindi siya mapakali, hindi siya mabubuhay kung hindi siya magpipreach ng gospel. So meron siyang inner compulsion which is heavier on the cause of service than don in the insistence of his rights. Kasi pwede niyang i-insist na may karapatan siya sa material support ng Corinthian church. Pwede niyang gawin yon. Pero for him, mas mabigat yung preaching ng gospel kesa sa rights niya. Mas kailangan niyang gawin yung pangangaral kaysa sa karapatan niya sa kanila. So, the call to evangelize becomes a necessity by inner compulsion without regards for gains. Sinasabi ni Apostle Paul na pangangailangan niya na yung pangangaral. Yun yung sinabi ni Jesus, di ba, yung sa Samaritan woman, sa well, kumuha yata ng pagkain yung mga disciples, pagbalik nila, inalok nila si Jesus ng pagkain. Tapos sabi ni Jesus, my food is to do the will of my Father. Ibig sabihin, may sense na nabusog na siya dun sa ginawa niyang evangelism sa Samaritan woman. Mas okay sa kanyang magawa niya yung inuto sa kanya ng ama evangelistically kaysa sa physical na mga gains niya. Why? Kasi mas inuuna niya yung kaluluwa ng iba kaysa sa kaluluwa ng mga mapupunta sa impyerno kaysa sa sarili niyang mga needs or mga pangangailangan. F.F. Bruce, sa book niya na Paul, Apostle of the Heart, since the risen Lord called him to be his apostle to the Gentiles, he had no option but to obey him. He obeyed him right gladly, with the utter heart devotion.
But even if he had felt otherwise, he had no other option on the matter. He had been conscripted into his service. Never, to be sure, there was a more willing conscript. But he knew to himself to be under authority. Ito yung sinasabi ni Bruce. In other respects, he might be allowed freedom of choice, but not on this. Marami siyang ibang mga karapatan, pwede niya ipaglaban, pero dito, wala siyang kalayaan. Ang gusto niya, at ang inutos talaga sa kanya, is to evangelize. So, kaunting word study, sa word na evangelism. Sa Old Testament, ang word ng evangelism ay yung bazar. To bear news, bear tidings, publish, or to preach. Yung LXX, Septuagint yan, ano yan? New Testament, Greek translation ng Old Testament. So, tinranslate yung Old Testament sa Greek kasi yung salita nila Jesus, ng mga apostles, ng mga Israel during their time. At doon kinuha sa bazar yung word na evangelio. Isa pinaka-basic niya, evangelio. So, evangelizo sa iba. Doon natin nakuha yung word na gospel. At sa Old Testament, ang karaniwang sense ay announcement siya, good news siya, sa usapin ng outcome ng military engagement. Kapag nanalo sila sa gera, yun yung good news. Pag nanalo sila sa gera, yun yung good tidings. Pag pinamalita na nanalo sila dun sa mga wars, that is good news. Dun ang galing yung word na evangelism. Nanalo sa gera. Sa mga secular background behind, ito yung secular background behind its theological usage sa Psalms at sa Isaiah. So sabi sa isang dictionary, evangelical dictionary ng biblical theology, since Israel's national identity is in God's sovereign hands, and He fights the nation's battle for her, any announcement of military victory necessarily has theological meaning. Kunyari, yung victory over the Canaanite kings in the conquest of the land, it is so complete and certain that is captured in the juxtaposition of its prelude. The Lord announced the word. Parang sinasabi, the word of the Lord, mananalo kayo. Good news. Mabuting balita na kaagad yun. Pag pinrophesy. Tapos, aftermath, pagkatapos, and great was the company of those who proclaimed it. Na nagre-rejoice sila, nanalo sila sa gyera. So, anong ibig sabihin nun? Una, sa worship nila, sa worship assembly, ito yung context na pinoproclaim sa Psalms. Kaya pag may mga worship sa Psalms, kadalasan gera siya. Di ba yung ginagamit na may mga trumpets, may mga lyres, maraming mga instruments, nasa war, context siya ng war, na nanalo sila sa gera, nagre-rejoice sila, piniworship nila si Yahweh. Dahil nanalo sila. Good news. Uy, mabuting balita, nanalo tayo sa gera. Tapos, palagi siyang related doon sa character ng Diyos. Faithful yung Diyos. The Lord is our victory. The Lord is our shield. The Lord is our the mighty Lord sa usapin ng mga gera. So, sa usapin din ng evangelism sa Old Testament, sa Isaiah. Isaiah is the most important Old Testament source para sa New Testament terminology ng evangelism. So, basahin natin Isaiah 61:1. The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to preach the good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. Alam natin, prophecy to sa Messiah. So, pinaprophesy nito yung pagdating ng Messiah. Ito yung sinabi ng Evangelical Dictionary ng Biblical Theology. Isaiah makes the most extensive and significant contribution to understanding the proclamation of the victory of God's final salvation
in its Old Testament promise form. So sa lahat ng mga pinag-usapan natin na Old Testament words, victory sa wars, lahat yon foreshadowing pa lang. Lahat yon tinuturo pa lang dun sa full-blown fulfillment ng ano yung totoong victory? Ano yung totoong pagkapanalo? So the prophet's teaching is not only foundational for seminal New Testament passages, but it is also the source of the New Testament term gospel. So hindi lang ito war, sinabi doon, may healing sa brokenhearted, may proclamation ng liberty sa captives, yun, sa war yun, and opening of prisons to those who are bound. So sa Isaiah 41:27, yung messenger, dumating siya sa Babylon to bring good news of happiness. Sa 52:7, beautiful feet, yun yung tawag sa kanila ng mga nag-welcome sa, usapin ito sa welcoming nature ng gospel. Sa 63:1-3, yung proclamation, it is brought to the closest association with the accomplishment of what is announced. Kung ano yung sinabi na proclamation, yun talaga yung mangyayari. So, jump na agad tayo sa New Testament. Sa New Testament, alam na natin yung pinaka-word ng gospel, yung evangel, evangelion. Yung verb na yon 54 times ginamit sa New Testament. Almost half nung paggamit ng word na evangel ay nasa Luke at Acts. Luke at Acts, so sinulat ni Apostle Luke. At little less of the half is in the Pauline writings. The noun occurs 76 times are mostly in Pauline corpus, so sa work ni Apostle Paul. So si Luke at si Paul, sila yung madalas na gumagamit ng word na gospel. Kaya yung narrative, gospel narrative ng Luke, yung John, evangelistic na siya. Pero yung Luke, may ibang sense ng evangelistic siya para sa Gentiles. May approach siya dun sa mga hindi taga-Israel na kailangan makapakinig ng gospel. So, sa hindi naman theological use ng word ng evangelion, the non-religious sense presence in the Old Testament has largely given way to the theological sense of the New Testament. Palaging even yung non-theological, may part din doon yung theological use sa New Testament. So, ano yung connection ng theological use kay Jesus? Una, angelic announcement, good news yon, sinabi ng mga angels. Kanino ba sinabi ng mga angels yon? Sa mga, doon sa Luke 1, at yung mga shepherds. Yung pinanganak si Jesus, biglang bumukas yung langit, tapos naglabasan yung mga anghel, yung mga pastol yung nakakita nun, sinabi nila, fear not, we bring you the good news of great joy. Grabe yung word na ginamit dun eh. Good news of great joy. Mabuting balita ng dakilang kasiyahan. Sobrang saya niya na mabuting balita. Si John the Baptist din, dun ang galing yung word na gospel nung kay John the Baptist. So, angelic announcement sa, may kinalaman pala to, kay John the Baptist sa Luke 1, tapos sa Luke 2 dun sa mga shepherds. Another theological connection kay Jesus is in-identify ni Jesus yung gospel sa Christ event. Nung Bible ba pa ako, tinatanong kami, ano yung summary ng gospel? Ang palaging tinuturo sa amin, eto, 1 Corinthians 15. Kasi verbally, nakasulat mismo, sabi ni Paul, eto yung gospel. Although, of course, alam natin na may exposition pa yon, pero yung basic summary niya, andito talaga sa 1 Corinthians 15. Naalala niyo yung 1 Corinthians 15 tungkol sa resurrection, di ba? Pero bago nag-exposit si Paul sa resurrection, meron muna nito. Verse 1 hanggang 4. So, sabi dito ni Apostle Paul, moreover, I declare to you the gospel, eto na, which I preach to you. Pinangaral niya, which also you received and which in which you stand. Ito yung gospel pinipreach niya, ito yung gospel nireceive nila, ito yung gospel na tinatayuan nila. By which you were also saved.
Ito yung dahilan kung bakit sila naligtas. If you hold fast, to which I preach to you, unless you believe in vain, for I delivered to you first of all, eto na, I passed on to you the first, as of first importance, which I also received. So eto na yung gospel. That Christ died for our sins, according to the scriptures, and that he was buried, and that he was raised on the third day, according to the scriptures. Yun yung summary ng gospel. Namatay si Jesus para sa kasalanan, nilibing siya, at nabuhay siya muli sa ikatlong araw. Of course, hindi naman yung basic fact na yun, kung hindi yung pinaka-meaning nung Christ event. Pero good, ano na siya, good summary siya. Kung maiintindihan, ano yung gospel? Si Jesus ay namatay para sa kasalanan, nilibing siya, at nabuhay siya muli sa ikatlong araw. So from there, saka siya i-expound. Pero ito na yung pinaka-basic talaga. So sabi ng IVP, Bible Background Commentary, the Jewish teachers would pass on their teachings to their students, who would in turn pass them to their own students. The students could take notes, but they delightedly, especially in oral memorization, and become quite skilled. Memorization was a central feature of ancient education. In the first generation, the tradition would be very accurate. So ito yung tinatawag na oral tradition. Meron silang minememorize, kaya usapin to ng early creeds. Diba yung Shema, yung the Lord is one, there is only one God. Creed yun. So ito, sinasabi ng IVP background commentary na etong pinipreach ni Paul, saka tinanggap nila, short summary siya ng gospel. Na ito yung creed ng gospel. So mostly significant sa usapin ng word ng gospel is gospel of Christ, preaching of gospel, preaching of Jesus Christ. Kaya simultaneously ginagamit yung word ng gospel at Christ. Gospel at si Jesus. So sa salvation naman, marami yan, pero tignan lang natin yung Ephesians 1:13 at Romans 1:16. So, Joel, pwede pa basa ko? Ephesians 1:13. In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Yeah. So, sa earlier parts ng Ephesians, dinescribe na ni Paul yung gospel bilang gospel of salvation. Kaya alam natin yung pinaka-point ng gospel na pangkaligtasan siya. Kasi pwedeng na sabihin saved from what? At yung salvation sa New Testament, alam natin, salvation siya from death, from hell, from the wrath to come. Romans 1:16, Monica, pwedeng pabasa ako dito. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. Ayan. So, katulad ng Ephesians 1, yung gospel of Christ, power siya ni God for salvation. So, ang gospel ay kaligtasan, ang gospel ay para sa mga maniniwala. May kinalaman din yon sa salvation fruits. Yung gospel, pag pinag-uusapan din siya, ano yung resulta nung salvation na yon. Pag pinag-usapan yung gospel, sinasabi rin siya bilang grace of God. Pag pinag-usapan yung gospel, pinag-usapan dito yung saving faith. Kaya, maganda na hindi tayo maging masyadong technical pag pinag-usapan yung gospel, depende sa context nung pag pinag-uusapan siya. Kunyari, pag sinabing the gospel is about forgiveness, it is not about you doing something. Totoo yun. Totoo yun. Pero in some parts of the scripture, meron din siyang pinaggagamitan yung word ng gospel para sa fruit ng gospel. Ano yung effect niya? So maganda lang doon na hindi tayo maging critical masyado nang hindi pa natin pinag-uusapan yung iba't ibang mga context, even sa scripture. So pwedeng pag-usapan yung gospel sa effect ng gospel, saving faith, gospel sa justification, gospel din yung sanctification, gospel din yung glorification,
gospel din yung adoption. So, iyang mga bagay na yan. So, bilang conclusion, ito yung tatlo. Number one, the gospel is about Jesus Christ and the events connected to His person. Ito yung gospel bilang information. Ito yung 1 Corinthians 15. Ang gospel ay mayroong proposition, it is truth, meron talaga siyang information. Yun yung una. Dapat correlated siya at connected siya kay Jesus. Pangalawa, yung gospel, proclamation din siya. Announcement siya. Kaya siya tinatawag na good news. Kung ano yung ginawa ni Jesus. Kaya dito, tinatawag siya na invitation. Pag sinabing gospel, invitation din siya. Appeal siya para sa paglapit kay Jesus. And number three, to evangelize is to tell forth the gospel. The gospel naman as a proclamation. So, mabuting balita siya, hinahayag siya. So, last, sa Evangelical Dictionary ng Biblical Theology, Paul at the New Testament fulfillment stage, as Isaiah in the Old Testament promise stage, contributes the fullest exposition of the evangelism, in my words. Taking the singular message of Isaiah 52:7 as a collective, Paul declares that all who evangelize are fulfilling Isaiah's prophetic pattern. Romans chapter 10. Ito na yung sinabi, beautiful are the feet of those who bear the good news. The divine enablement in proclaiming the good news is a grace given, a spiritual gifting from the risen and exalted Lord. So much the work of Christ that Paul can say that the risen one himself comes and preaches peace to those who are afar off and those who are near. Lahat ng mga Old Testament shadows, prophecies about the gospel, fully fulfilled sa New Testament, sa mga letters ni Paul. Sila ng mga nagtuturo, nag-share ng gospel, fino-fulfill nila yung prophecy ni Isaiah. At sobrang grabe nung usapin ng evangelism na specifically sa Ephesians 2, sinabi doon, Jesus came and preached to you. Napaka-relevant nun eh, kasi yung Ephesian church, natayo yun, nagsimula yun, wala na si Jesus. Nag-ascend na siya. Pero doon sa Ephesians, sabi ni Paul, ang nag-preach daw sa Ephesus ay si Jesus. Paano mangyayari yun? Eh, nasa langit na si Jesus. Paano nag-preach si Jesus? Sabi niya, nung shinare yung gospel, yung time na nangaral si Paul sa kanila at yung ibang mga apostles, ibang mga kasamahan nila, sabi ni Apostle Paul, it is as if Jesus preached to them. Kaya pag nag-evangelize tayo, si Jesus yung kumikilos na po-fulfill yung work ni Isaiah. Kaya hindi biro yung evangelism at serious yun at si Jesus mismo yung kumikilos through our instrumentality lang. Kaya pag inisip natin, sino ba yung nag-share ng gospel sa akin? Sino yung nag-share ng gospel sa akin? May mga ituturo tayong tao. Kunyari, ako, nabanggit ko na before, ang nag-share sa akin ng gospel, pinaka-una kong naalala, initial, is yung panganay na anak ng pastor namin, si Ate Alpha. So, totoong siya yung ginamit ng Diyos para ma-share ako ng gospel. Pero, totoo rin na pwede nating sabihin na si Jesus yung nag-share sa akin ng gospel. Si Jesus yung nag-preach ng gospel sa akin through Ate Alpha. So, ayan yung evaluation muna ng evangelism natin. So, sige, question, bago tayo mag-break, questions? Sige. Sabi mo po sa last part na it's good not to be technical, depending on the context. Yung tanong ko, every time pa na-introduce natin yung gospel, crucial ba tsaka non-negotiable na isama din yung repent? Yes. Yung ibig ko lang sabihin na technical na hindi dapat mag-cause ng unnecessary
na trouble, parang ibig sabihin, iisipin mo lang yung kung ano yung ibig sabihin nung kausap natin. Yun lang ibig sabihin natin. Pero kapag nag-share ng gospel, kasama talaga doon yung invitation sa repentance and faith. Kasama sa invitation niya, repentance and faith. Pero, hindi mo naman sasabihin palagi na yung word lang na repent. May iba-ibang way. Pwede mong sabihin na humingi ka ng kapatawaran sa Diyos, confess your sin. Pwede mong isipin na nagkakaroon ka ba ng udyok sa puso mo na ayawan yung kasalanan na yan. So, may iba-ibang mga ways para i-communicate na mag-repent sila. Pero, necessary yung repentance na kailangan talaga na gawin nila yun. Pero kailangan ka, part din dun yung faith na maniwala sila dun sa, at kailangan na maisip nila na mabuting balita talaga yung tatanggapin nila. Na hindi yun bad news. Follow up. Sige. Question, bago tayo mag... Ano yung light? Ano yung question mo? Paki-interpret nga yung sinasabi. Hindi ko alam yung aya. I don't know what you're saying. Oh, but do not touch. Sige. Question, wala na? Sige, pray tayo. Tapos, later yung second part. Let's pray. Diyos namin, maraming salamat po sa napag-usapan namin na kailangan namin i-evaluate yung mga evangelistic zeal namin, yung evangelistic work namin bilang individuals, bilang isang church. Tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng zeal tungkol sa mga unconverted, na sila talaga yung pinaka-miserable kahit na hindi kita, kahit na parang hindi naman, pero kung sila ay pupunta sa walang hanggang galit mo, kailangan namin maawa sa kanila. Kaya tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng evaluation sa sarili naming mga evangelistic lifestyle. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.